Ikaw ba ay 20 plus years old, may trabaho, pero walang ipon? If you want to know how to save the right way, kung gusto mong malaman paano mag-ipon ng tama, panoorin mo ang video na to. Hello mga kaburgs! Good day sa inyong lahat! Mayong udo, mayong buntag, mayong gabi sa akong mga subscribers. So, if you are new here on my channel, just click like and subscribe. So, ano pang mga reason guys? Bakit tayo hindi nakakapag-ipon? Eh, may trabaho naman tayo at single. Ano ba ang mga rason bakit hindi tayo nakapag-ipon? Isa na dito is, of course, baguhan ka pa sa trabaho. Isa yan. So, marami kang mga gastusin. Hindi lang sa sarili mo, kundi sa family mo. So, number one talaga, yung nagkukos ng hindi makapag-ipon is yung sa family mo. At saka, baka mahilig ka sa lakwatsa, yung lifestyle mo, hindi kinaya sa sahod mo, kaya hindi ka nakapag-ipon, ang nangyayari is marami kang utang. So, bakit gusto kong i-share to sa inyo? Dahil on my experience, at the very young age, at age of 23, nag-OFW ako sa Taiwan. So, at that time, may desire akong mag-ipon. But because wala akong guidance, wala akong friend na may alam sa ibang industries na ganito pala ang way na mag-ipon ng tama at mas malaki kaysa bangko or time deposit, wala akong guidance in short. So, gusto ko lang i-share sa inyo para at the very young age, malalaman mo na ang pera pala, ang pagsisave pala, it takes a habit. Kailangan mong maging normal sa'yo. Kasi kung normal sa'yo ang paggastos, eh, ang ending naman, eh, in the future, sa retirement mo, sa pagtanda mo, eh, puro ka na naman utang. So, ang nangyayari, emergency loan. So, ano bang mga tips na gusto kong i-share sa inyo? First is, dapat mong i-expose ang sarili mo sa mga companies na may mga alam sa mga legit na mga industries or companies na tumutulong sa'yo paano mag-save ng tama. Okay? Tapos, ikalawa is choose your friends. Yung friends na hindi ka hahataking pababa, kundi tutulungan kang maging yung buhay mo ay aangat. Third is disiplina. Kailangan talaga, this is very important, the third one is discipline. Bakit? Kasi pag may pera tayo, yung pera natin, kahit piso yan, pag pinag-iipon mo yan, 1 peso becomes 100, 1,000, 10,000, 100,000. So, may worth yung pera natin. So, kahit pakunti-kunti, pero pag binavalue natin yung pera natin, may worth yun. Pero pag gumagastos tayo, just like punta tayo sa mall, kahit wala tayong budget, basta gusto natin, anong nangyayari? So, we buy on impulse. So, dapat iwasan natin yung ganun. So, ngayon, dahil single ka, wala kang ipon. Of course, in the future, kung gusto mo magplano, mag-settle down, or may plano kang mga projects in the future, like magpundar ng bahay, or gamit, or bumili ng sasakyan. So, you need to save. Saan ka ba pwedeng mag-save? So, marami namang
pagpipilian. So, may bangko, may time deposit, at saka may mga industries na yung perong sinisave mo ay ini-invest sa mga stock markets at mutual fund. So, yan ang isi-share ko sa inyo. So, iko-compare natin siya. Kung sa bank, okay naman siya. Kasi kailangan naman natin yan, mga transactions natin. Pero, in terms of savings, lugi tayo dyan. Kasi pag ngayon, ang pera natin, lumiliit. Diba? Na-remember ko yung mama ko, pag bumibili ng grocery, yung 100 pesos, ng time na yon high school ako, it's 2 grocery bags na. Ngayon, yung 500 pesos mo, yung isang maliit na eco bag, hindi pa napupuno. Dahil yan sa inflation. Oh, no. So, dapat ngayon malaman mo na yung pera natin, dapat mag-ipon tayo at an early age. Kasi, hindi naman yan tutubo bigla-bigla. Kasi yung iba, pumapasok sa mga malaking interest, kaya ang ending na scam. Isa na ako dun before. Kasi hindi pa ako aware na may mga companies na nagtuturo ng tama paano mag-save. So, pag mag-time deposit naman tayo, kahit gaano kalaki yung pera natin, pero yung interest nila annually is maliit pa rin. Third is, may mga industries tayo na tumutulong sa atin paano palaguin yung pera natin. Yung pera natin na sinisave is nilalagay sa stock market, mutual funds. So, ano ba talaga yung pinaka-best na companies na pwede tayong makapag-ipon? At saka, pwede rin tayong makapag-ipon sa co-op, cooperative, pero usually yung cooperative, beneficial siya sa gustong mangutang, yung madali lang umutang for mga special needs like pang matrikula or mga emergency loan, beneficial yun. For in terms of savings, ito na guys, sasabihin ko na sa inyo. Saan pwedeng makapag-ipon na hindi tayo malulugi, kundi magpa-profit tayo in the best offer ng company. Ano ba ito? Ito yung Kaiser. So, kung hindi nyo pa alam, ano ba yung Kaiser? HMO kasi siya. So, you can check on my other videos, guys. Nag-explain siya about yung Kaiser. Kung gusto nyo malaman all about Kaiser. Ano bang napaloob sa Kaiser? So, ang Kaiser is healthcare provider siya. So, alam nyo naman, as we go older, marami na tayong nararamdaman. So, kailangan ding ating pangangalagaan yung sarili natin. So, yung Kaiser kasi, 3-in-1 siya. So, may saving siya, may healthcare siya, at saka may investment. At saka, ang nakagandahan ng Kaiser is, ano siya, very affordable kasi term insurance siya. So, ang pinakamaliit na plan niya is you only need to save 88 pesos per day. So, that would be 2,647 pesos only to save every month. At saka, 7 years mo lang siyang babayaran. And in the future, pagtanda mo, pag mag-retire ka na, magagamit mo pa rin yung healthcare mo. May investment ka pa. At the same time, you are protected yung sa life mo kasi hindi naman natin alam yung future natin, kung anong mangyari sa atin. At least you're protecting your family in case kukunin tayo ni Lord. So, if you want more information, inquiry about what is Kaiser, message me on my Facebook account.
I will put on the description box. At the same time, you can comment on the comment section below kung anong mga questions nyo gusto nyo malaman about Kaiser. Kasi sa panahon na ito, you need to be wise. Kasi yung pera natin lalong lumiit ng lumiit. Kung sabihin natin, naalala ko yung elementary years ko, yung panay na snack namin is yung banana cue. Nung time na yon, way back 1990s, yung banana cue, 1 peso lang man. Yeah, 1 peso nga. Dalawang malalaking banana na yon. Ngayon, magkano na? 10 pesos, 20 pesos. So, ganun siya. Ganun guys, yung inflation. Yung value ng pera natin, lumiliit ng lumiliit as the years go by. So, kailangan maging wise tayo guys. So, sa mga single, you need to think about it. Huwag nang magpatumpik-tumpik. You need to decide now. You need to save this time. Because it takes time para yung pera natin lalago. If you want more explanation about sa Kaiser, message me again on my Facebook page. And just comment down below. Sure na sasagutan ko yan. So, hope guys you learn a lot for today. It's just a simple video guys, but it's very important. So, if you like this video guys, just give it a thumbs up and click subscribe. So, that's it for today guys. Thank you for watching guys. Bye for now. Adios.